Isang common question, Dr. Leo. Minsan meron mga patients sinasabi nila na, "Doc, bakit ako iinom ng maraming tubig? Pag iniinom ko, iniihi ko lang naman lahat eh. So sayang lang pag inom ko." Ano bang magandang sagot sa kanila para uminom pa rin ng maraming tubig? Well, hindi naman kailangan lunurin mo yung sarili mo sa dami ng tubig, no? Ang gusto lang natin, nandun ka sa tinatawag na wet side, no? Yung ibig sabihin, hindi ka dehydrated, no? Kasi pag dehydrated ka, mas pagod ang kidneys natin, no? Wala rin namang sinasabi na makakatulong talagang sobrang dami, no? Hindi naman binaback up yun ng mga research. Basta ang gusto lang nila, mas marami, mas maganda, kesa yung kulang ka. Kesa yung kulang, nasa mas tuyong parte. Bali, may advantage pa, Doc Leo, yung siyempre, ihi din sila ng ihi pag iinom sila, let's say, ng 8 to 12 glasses of water a day. Malaki rin ang advantage ng umiihi lagi, no? Kasi yung washing, no? Pwede ka kasing tubuan ng mikrobyo sa mga daanan ng ihi, no? Pero kung madalas ka umihi, mas ma-flush sila ng mas frequently, no? Hindi yung nag-i-stay sila doon, may tendency dumami sila bago ka iihi. Paano kung palagay natin na traffic ka sa EDSA, na 2 hours, pinigil mo yung ihi mo, punong-puno yung pantog, may danger ba to? May capacity ang ating pantog, no? Meron siyempre yung critical level yung capacity niyan. Kasi pag lumampas ka doon, manipis na yung pantog natin, ma-overstretch, no? So kung maiiwasan natin yon bago ka sumuong sa biyahe, kung lalo na kung marami kang nainom at alam mo na malakas kang umihi, siguro mas maganda bago ka umalis, umihi ka na. Kasi yun nga, baka abutan ka ng pagpuno ng pantog. Mahirap po tiisin yun. Napakasakit pag punong-puno ang pantog natin. Merong mga magiging sakit, di ba? Pag pinigil talaga. Oo, isa rin yon. Kasi siyempre, pag hindi nakakalabas yung mga basura natin sa katawan, eh, yung mga palabas pa lang, eh, siyempre magta-traffic din yun sa loob. No? In fact, may mga ganyang kondisyon na pag yung mga sphincter natin, yung naglalock sila para hindi bumalik sa kidney, eh, defective. Maraming kidneys ang nasisira sa ganon, yung tinatawag nilang reflux. No? Kasi bumabalik yung ihi. Okay. Sino ba nagkakaroon nitong reflux? Common ba to o sa mga bata lang? Yung reflux, mas common talaga sa bata. Kasi para mga congenital problem yun.